Hindi mo ako sinasagot eh. What was your business doing there? Sabi mo, si because si Colonel Ibanez ang nagsabi. Yes, sir. Oh, bakit mo sinunod yun? When in fact, it violates the principles of assignments in the PNP, then that is not your jurisdiction. It's not true, Your Honor. At hindi kami dumating sa usapan na pagbibigyan si Mayo, Your Honor. Ang pinag-uusapan lang namin doon, follow-up operation. More than 500 kilos yung nahuli. Hindi ko alam kung anong nangyari. Baka madamay ako dito. Tun mo, baka pwede pag-usapan natin ito. Nakita ko po si Sir Ibanez, Sir Domingo, Sir Olonan. Nag-uusap po, sir. Ayun nga po. Colonel Ibanez, Colonel Olonan, and General Domingo. And Major Salmingo, sir. And Major Salmingo. Yes, sir. Okay. Suggest ko sa kanila, sir, na kung pwede, sir, kung tutulungan natin si Mayo, kasi sir, pinag-uusapan nila, sir, kung i-release si Mayo or kung i-case file yung kaso ni Mayo. Yun yung sinabing pag-usapan natin ito. What ano sa tingin mo ibig sabihin nun? Sabi po ni Sir Domingo, sir, na-question niya ako, bakit ako andun, sir? Wala pong katotohanan yun, sir. Yung October 8 na nandoon ka na sa WPD landing na hindi mo naman operation yon dahil operation ng SOU 4A yon, but you were there upon the instructions of General Domingo for whatever it's worth, siguro, no? Okay, ngayon, dahil tao mo si Sergeant Mayo. Maraming reason, Your Honor, para pumunta ako doon. Pero, kaya tanong ko nga kay General Lunan kung pwede akong pumunta as per advice, kasi instruction by the director na pumunta ako. So, usap ko si General Lunan kung pwede ako pumunta. Ang sagot naman niya sa akin is, okay lang naman, sabi sa akin. Are you aware na may mga pinupuslit na mga bag? Actually, Your Honor, nakita ko na lang yon doon sa mga press release nung nag-inventory na sa Camp Crame. Tapos nalaman ko lang nung nakita ko na rin yung CCTV. Hey, Colonel Gonzales. How did you come to know about the October 8 na arrest of Sergeant Mayo? Sir, I was informed, sir, around 2 p.m. sir, in the afternoon, Lieutenant Admiral called me na... Lieutenant? Admiral, sir. And who is Lieutenant? Siya yung sa IFLD, no? Yes, sir. Okay. He told me, sir, na may nahuling tao nga po. 2 kilos, sir, pero member po, sir, ng... SOU-NCR, sir. Mm-hmm. 2 p.m., sir, yung doon ko po nalaman sa namin nahuli. Then, I called Sir Ibanez what happened kasi may classmate ko kasi si Sir Ibanez, sir, sa ongoing training namin, sir. Mm-hmm. I asked him, sabi ko, sir, yung tao mo yata, may trabaho ba kayo? Nahuli, sir, ng tropa. Sir, yung mga tropa kasi, sir, sa PDEG, sir, some of them were my former personnel, sir, sa PDEG. Na yun nga po, iniwan ko dun sa IFLD. Then, Sir Ibanez asked me to call Sir Olonan so that they could talk. Ayun nga po, Sir Olonan also informed me that malaki ngayong nahuli. He said that more than 500 kilos yung nahuli. Siya po nag-inform sa akin. That was around 3 o'clock in the afternoon, sir. 3:07 to be exact. After that, sir, after that call, nung na-inform niya sa akin na marami nga po nahuli, I immediately called PDEA in the person of Director Adrian Alvarino. That was around 3:15. Sinabi ko sa kanya, sir, may huli po yung PDEG. Kaso nga lang, yung nahuli po, sir, member po, member din ng PDEG. Yun lang po, sir, in-inform ko po sila. Then, around 4 p.m., sir, I was called by Sir Ibanez. He asked me na kung pwede pumunta ako dun sa lugar. Sabi niya sa akin, Glenn, hindi ko alam kung anong nangyari. Baka madamay ako dito. Tun mo, baka pwede pag-usapan natin ito. Yun, sir, ang sinabi niya, sir. Pero marami rin tawag sa akin, sir. Tumawag din po sa akin. Excuse me, Colonel. No? Nung sinabing pag-usapan natin ito, what ano sa tingin mo ibig sabihin nun? Sir, hindi ko pa po, sir, alam yung
kung anong ibig sabihin nun, sir. Pero humingi siya sa tulong. Kaya nga po, sir, pumunta ako doon. Kala ko sana, sir, na ang mangyayari sana is i-joint sila, sir, sa operation. Okay, so dumating ka na doon, no? Sa yes, sir. No? Sabi mo, you went there on your own? Yes, sir. Okay. Why? What prompted you to... Yun nga po, sir. I was called by Sir Ibanez to proceed in the area, sir. Okay. And yun nga po, the PDEG authorized me to give them information. Kaya sa may mga trabaho kong binibigay sa kanila, sir. And I was also called by Lieutenant Amerol to proceed in the area. Na i-congratulate ko naman daw, sir, yung mga troops, sir, na nagtrabaho doon sa area, sir. Hmm. So pagdating mo doon, mga around what time yun? To be exact, sir, it's 4:29, sir. Okay, so 4:29, yes, right, at the WPD Lending Company office. Pagdating mo doon, anong na-observe mo? Anong nakita mo? Yes, sir. Pagdating ko doon sa WPD Lending, sir, nakita ko po si Sir Ibanez, Sir Domingo, Sir Olonan. Nag-uusap po, sir. Ayun nga po. Colonel Ibanez, Colonel Olonan, and General Domingo. And Major Salmingo, sir. And Major Salmingo. Yes, sir. Okay. Nag-uusap sila? Yes, sir. At narinig mo yung pinag-uusapan? Yes, sir. Ayun nga po, sir. Tama, sir, yung sinabi ni Sir Ibanez, sir. Pinag-uusapan namin kung anong dapat gawin kay Sergeant Mayo. Personally, sir, siyempre, nagulat ako dahil I thought na nag-start na yung inventory kasi na-inform ako 2 p.m. pa lang eh. Numating ako din, 4:30 na. Sir Domingo, Sir Olonan, and Sir Ibanez are my seniors kaya hindi ako, sir, makapag-comment. Pero tinanong ko, sinuggest ko sa kanila, sir, na kung pwede, sir, kung tutulungan natin si Mayo kasi sir, pinag-uusapan nila, sir, kung i-release si Mayo or kung i-case file yung kaso ni Mayo. Yun nga po yung contention ni Sir Ibanez. Sabi ko, sige, kung gusto niyong tulungan, i-case file natin. Tulungan natin si Mayo kung gusto niyong tulungan. Yun po, sir, yung usapan namin doon, sir. Pag sinabi mong tulungan, Colonel, ano ibig sabihin, papawalang sala siya doon sa nangyari? Doon sa pagkakahuli sa kanya? Yung bang ibig sabihin sa konteksto ng usapan niyo, yung bang ibig sabihin nun? Hindi na. Papawalang sala siya? Actually, hindi naman, sir. Supposed to be, hindi. Sir, yung unang usapan namin, sir, hindi ganun, sir. Pero yung succeeding kasi yung nangyari, sir, nung pinakawalan si Mayo, doon po ako, sir, nag-isip, sir, na bakit pinakawalan si Mayo? I thought na kakasuhan pa rin si Mayo. Tama, sir, yung usapan namin, sir, na may follow-up operation, sir. Pero, sir, hindi kasi ako makapag-comment sa kanila, sir, na kasi mga senior po nga po sila. Ang nangyari po kasi doon, sir, mayroon, di ba, sir, yung chain of custody sana, sir, yung section 21, sir, sana, sir, maayos. Kaso nga lang, sir, hindi po yun, sir, ang nasunod, sir. Ang sabi po nila sa akin, sir, tayo nga po, sir. Ano? Sige, tuloy mo. Sir, ang sabi po nila sa akin, sir, hindi nakakasawa niya po si Mayo. Kasi, sir, nung dumating si General Santos doon, sir, sir, doon po tumapang, sir, yung loob ko, sir, na sabihin kay Sir Domingo, sir, pinapahuli na ni Sir Santos si Domingo, si Sergeant Mayo. Ilalabas na ba natin, sir? Ilalabas na ba natin sa sasakyan? Ang sabi niya sa akin, sir, hindi na kailangan. Alam na po ni Chief PNP. Sino nagsabi niyan? Si Sir Domingo, sir. Na hindi na raw kailangan. Yes, sir. I-present si Sergeant Mayo. Yes, sir. Ikaw ba nakita mo si Sergeant Mayo pagdating mo ron? Sir, hindi ko po siya nakita doon, sir. Nung umalis po ako sablit doon sa WPD Lending, sir, nagtanong po sa akin, sir, yung station commander doon, sir. Sabi niya sa akin, Glenn, asan yung nahuling polis? Kaya, sir, sabi ko, marami na pala nakakalam na nahuli si Mayo. Kaya sabi ko, sir, tinanong ko dun sa mga dati yung tao, sir, asan ba si Sergeant Mayo? Tinuro sa akin ni Lieutenant Amiral yung sasakyan na silver, sir, na andyan sa loob si Sergeant Mayo. Yung pong sabi niya, sir. Okay. So, alam mo na nandun si Sergeant Mayo sa loob nung yes, sir, silver na SUV. Yes, sir. At ikaw mismo, narinig mo na nag-uusap-usap yung mga senior mo. Yes, sir. Na mapawalang sala si
si ano si Sergeant Mayo. Sir, yung pinag-uusapan namin doon, sir, is yung options na anong ikakaso kay Mayo. Kaso nga lang, sir, yung nangyari po kasi, sir, umalis po si Sergeant Mayo, sir, nakaalis. Kaya sabi ko, bakit umalis si Sergeant Mayo? Okay. Nung dumating ka ba doon, nag-umpisa na ba yung inventory ng mga ebidensya, ng mga shabu? Hindi pa po, sir. Alas 4 ka dumating, di ba? Sir, around 4:30, sir. 4:30, and the arrest was made at around 1:30, on or about 1:30. Yes, sir. Three hours has passed, wala pa rin inventaryo. Wala pa po, sir. Kaya ngayon po, sir, yung mga tanong ko dati sa mga dati kong tao, bakit hindi pa nag-start yung inventory? Hindi po, sir, yung sinabi po ni Sir Domingo, sir, na-question niya ako, bakit ako andun, sir? Wala pong katotohanan yun, sir. Kasi andun po ako, sir, hanggang 7:30 ng gabi, sir, hindi naman po niya ako pinapali, sir. So, nandun doon ka hanggang 7:30? Yes, sir. Your Honor, okay, sige, Colonel Lonan. Your Honor, I do not know the intention of Lieutenant Colonel Gonzales to pin down General Domingo. Ang totoo po niyan, Your Honor, on my record, 2 p.m., nasa Skyway ako, I'm traveling, I receive a call from Lieutenant Colonel Gonzales. Sabi niya, Sir, nag-usap na ba kayo ni Sir Ibanez tungkol kay Mayo? Pagbigyan mo na, Sir, masisira na naman ang PNP at PDEG. At sinagot ko siya, alam mo ba, Glenn, kung gaano karami siya bunakuha? And he replied, yes, sir, alam ko, trabaho namin yon. Sir, at binabaan ko siya ng telepono. Pagbaba ko ng Skyway, again, Your Honor, 3:07 p.m., when I am near in Quirino, Manila, I received another call from Lieutenant Colonel Gonzales. He asked me again the same thing. Sir, nag-usap na ba kayo ni Sir Ibanez? Oo, oh, sabi ko, may binibigay na trabaho. Pupunta daw siya sa Tondo. Malaking trabaho daw. So, kanina, napakinggan ko kasi, ako daw ang tumawag sa kanya. It's not true, Your Honor. At hindi kami dumating sa usapan na pagbibigyan si Mayo, Your Honor. Ang pinag-uusapan lang namin doon, follow-up operation. Mr. Chair. Okay. Congresswoman Luis. There are two versions of story here. One is follow-up operation and the other is tutulungan. And these are two contradicting things. Can we ask again, Colonel Gonzales, saan mo ba nanggaling yung concept na tutulungan? Because apparently, Colonel Olonan is denying this. Yes, sir. Sir, totoo po, sir, yung sinabi niya, sir, na 2 p.m., sir, tumawag ako sa kanya, sir. As requested niya ni Sir Ibanez, sir. Then 3:07, sir, tumawag po ulit ako sa kanya. Doon ko po, sir, nalaman na may nahuli nga pong malaki. Then, sir, yung usapan po namin doon, sir, sir, yung follow-up kasi, sir, bakit ko sinabi, sir, na tutulungan? Sir, pag magkakaroon tayo, sir, ng follow-up, sir, na hindi kakasuhan si Mayo, eh, sir, masisira, sir, yung ebidensya, sir. Mayroon po tayong Section 21, sir, ng 9165, sir. Sir, pinag-training niyo po ako, sir, sa drug, sir. Mayroon po mga seminar ako from Supreme Court, sir. Sir, pag inalis mo kaagad yan, sir, yung taon na yan, sir, na nahuli nyo, nahuli ng tropa ng PDEG, sir, ay, sir, masisira po, sir, yung kaso. Yun lang naman po, sir, yung sa akin. Bakit hindi po sinunod yung procedure? Tama, sir. Tama, sir, na mayroon pong follow-up na pinag-uusapan po namin. Figurine Francisco nga. Pero, sir, sabi ko, hindi ako makakapag-comment sa kanila kasi senior officers ko po sila. Okay. Sige. Mr. Chair, can we just clarify? So, the intention of that Pasig operation is, which is which po? Tutulungan or follow-up? Tama. Colonel Ibanez, ano ba yung intention nung Pasig operation? Yan ba ay tutulungan si Sergeant Mayo? Dahil apparently, it was your idea. Second, or ito ay follow-up operation para makakuha na marami pang drugs? As I said, Your Honor, it was never my idea. Mm-hmm. But I only complied the orders. Ang
kung sabi is tutulungan o tutuluyan, ano ba yun? Wala talaga in fairness kay General Lonan sa kay General Domingo. Wala talaga kaming pinag-usapan na papakawalan si Sergeant Mayo. Ang magiging kaso niya is a direct filing or regular filing, which is a constructive position. Yun po yung pinaka-feasible na magiging supposed to be research kaso niya. Focus mo na po. May we ask General Domingo, who brought out the idea na gamitin si Master Sergeant Mayo para sa isang operation sa Pasig? Who brought out that idea? Ito was Lieutenant Colonel Ibanez. Do you agree with that, Colonel Ibanez? Your Honor, abusing yung interview nila sa media, makikita nyo na kung inabi ko pa yung gano'n. Simply complying kung ano yung order sa akin kung nandun ako. Sinabi nila doon, nung result yun ng interview nila kay Sergeant Mayo. You do not agree with the statement of General Domingo? Your Honor, yes or no? Kung ano yung napag-usap? Yes or no? No, sir. Nagtinapay. Yes or no lang ang sagot dun sa tanong. Hindi mo pa masagot ng to. Masyado kang defensive, iho. So, sino kaya ang nagsabi na dapat magamit pa si Sergeant Mayo for a bigger operation? Because that's the logic na sinasabi ninyo eh. Sino? Walang aamin? Mr. Chair. Let's give him okay, yes, General Domingo, you have 5 minutes. Ang nakikita ko talaga dito sa sitwasyon, Your Honor, is talagang pilit na sinisira ni Lieutenant Colonel Gonzales itong kaso natin. Kaya kung ano-anong kinikwento, sir, gagawa-gawa ng istorya, binabaligtad yung mga pangyayari. Yun lang po, sir. And you know, actually, sir, what was your business doing there? Yes, you're outside of your jurisdiction. Yes, sir. As a police officer. Yes, sir. Yun nga po, sir, I was called by Sir Ibanez, sir. But sino ba ang boss mo? Sir, at the sino ang boss mo? For now, sir? Nung time na, sir? Yes. Sir, si, at that time, sir, the QCPD director is, sir... Yun. Iba. Hindi si Colonel Ibanez ang boss mo, di ba? Yes, sir. Bakit mo siya sinusunod? Sir, I was in schooling, sir, that time, sir. What you're trying to tell me is talagang magkasama kayo through thick and thin. Sir, magkaiba po kami, sir, ng team, sir, ni Sir Ibanez, sir. Hindi nga. Hindi mo ako sinasagot eh. What was your business doing there? Sabi mo, because si Colonel Ibanez ang nagsabi. Yes, sir. Oh, bakit mo sinunod yun? When in fact, it violates the principles of assignments and the PNP, that is not your jurisdiction. Yes, sir. That was your former jurisdiction? Yes, sir. Sir, as I said nga po, sir, that yung PDEG, sir, I was requested by Sir Portera, sir, to help them, sir, to give information. Anong information? To give them, sir, yung mga, tutulungan ko daw sila, sir, sa trabaho, sir. Colonel Portera, could you confirm that? Good afternoon, sir. I'm Police Colonel Portera, the Chief IFLD or the of the PNP DEG. So, yung dati po kasi siya, no, si... Just asking you, Colonel, if you can confirm the statement recently made by Colonel Gonzales. Sir, I do not remember, sir, na sinabi ko yun, sir. Pero practically, sir, since siya yung naging... sinundan ko doon, sir, at yung setup nila before ng former director, which is, I believe, na-turnover naman dito sa director, sir, sa bagong director. Ngayon, sir, anong panahon ni Gerald Domingo, sir? So, continue, sir, yung pagbibigay niya ng information sa amin, sir.
Yes, but he has no business operating outside of his jurisdiction. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yun nga yung punto na pinupunto ko eh. Bakit siya nandun? Bakit siya interesado? Yun nga yung mga takatanungan ng tao eh. Kasi sa report na narinig ko, ang communication, exempted si General Domingo. Kayong tatlo lang nag-uusap eh. Colonel Olunan, Colonel Ibanez, and Colonel Gonzalez. Maski doon sa mga intelligence reports, to tell you frankly. Diba? Oh, nung na-raid yung Pasig, diba tinawagan mo si Colonel Olunan? Pasig, sir? Oh, yung follow-up operation, di ba sa Pasig yun? Yes, sir. Oh. Hindi ko po siya tinawagan, sir, na pan, sir. Could you confirm that, Colonel Olunan? Hindi ka ba natawagan ni Colonel Gonzalez? No, sir. Oh, okay. So, marites yung report, yung intelligence report. Natatawa si Congresswoman Castro. Colonel Ibanez, how long had you been assigned sa anti-illegal drugs operations from the days of EDSOC? 2011 to 2013, Your Honor, EDSOC. Tapos yung EIDG. Then, noong 2020, pinabalik nila ako sa PDEG, Your Honor. Sa PDEG. What were you assigned in Pampanga as a member of PDEG? As I said, Your Honor, before was assigned one day lang, Your Honor. One day lang yon. Okay. So, how many years all in all sa anti-illegal drugs operations? More or less, Your Honor, more or less 6 years, Your Honor. 6 years. 6 to 7. Mr. Chair, when the PNP law was created, the narcotics command of the PNP was abolished. Why? Kasi maraming reported din nun na mga officers na involved sa drugs. And they were only allowed to operate sa mga street transactions. But with the law also stated that they have to cooperate with or report or coordinate with PDEA. Pero along the way, nag-create uli ng kwan eh, yung EDSOC. Tapos nag-create uli ng group which was also in violation of the provision of the law because the PNP can only create or the PNP chief can only create a national support or operational unit. He can do that. But he cannot create one with the rank, headed by a rank of a general. Ganun po yun. So, yun ang istorya nito kung bakit nabalik sa PNP yung anti-illegal drugs operations.